Okay, so dalhin ko kayo sa website ng aking paboritong investment sa Pilipinas. Ito po ay ang Farmon. So, mag-login po tayo dito. So, ito po yung summary ng aking investment doon sa Farmon. So, ito yung mga deposit, reinvest. So, ito yung profit na kung makikita ninyo dito, nakagain po ako ng 22,500. So, habang nasa abroad ako, kumikita yung pera ko. So, ito yung kagandahan ng Farmon. Ang Farmon is naka-focus sila sa agrikultura ng Pilipinas at the same time, nakakatulong sa mga farmers natin. So, tayo din mga investor, nag-gain po tayo dito. So, ito yung mga withdrawn, legal fees, ito yung mga kontrata kung gusto ninyong magbayad ng contract, reinvest, registration fees, ito 300. Dati wala kasing registration fee nung unang sumali ako nung 2017. So, iyan po nakasummary lahat ng mga investment mo dyan. So, pupunta po tayo dito sa baba kung saan ipapakita ko sa inyo yung unang investment ko dito sa Farmon. So, kung makikita ninyo, nag-start ako noong 2017. Ang amount na first investment ko is yung sa watermelon is 3,000. Saka hot pepper and banana, nag-invest ako. Ito yung mga unang investment ko sa Pilipinas. At kung makikita ninyo, ito po yung kumbaga interest ng pera na in-invest ninyo. Ito yung tinatawag nilang gain. So, yung watermelon, 4 to 6 months, maibabalik na yung capital at the same time, yung interest ng pera ninyo. 29%, di ba? Ang laki kumpara sa banko. Kung ilagay natin ang ating savings sa banko, magkano lang po ang kikitain doon. So, noong 2017, malalaki po ang kanilang mga kumbaga return of investment. Makikita ninyo, 19, 23%, 13%. Pero noong 2000, I think 2019 and 2018, bumaba na siya eh. Di ba? 29% kanina yung watermelon. 2017, ang gain is 29%. Pero sa ngayon, bumaba po sila ng 10%. Pero kung tutuusin, malaki pa rin ito. Kasi within 4 to 6 months, maibabalik yung investment mo. At the same time, yung interest ng pera mo. So, ito po ang kagandahan dito. Saka, yun po, karamihan sa product nila ngayon is sa rice. Saka ito, squash and watermelon. Pero sa ngayon, yun, marami na silang mga ibang project na bago ngayong 2020. So, ang advice ko po sa mga baguhan na investors, sa mga gustong mag-invest sa Pilipinas, is aral muna bago kayo mag-invest. Kasi sa akin, talagang before ako mag-invest sa isang bagay, kailangan either nagbasa ako, nag-research ako, kumbaga, yung mga dating investors, makikita mo yung review nila sa YouTube or sa mga vlogs, doon po kayo matuto kung talagang itong investment na ito ay legit ba or hindi. So, sana itong video na ito nakatulong sa inyo or naka-inspire sa inyo sa mag-invest for a passive income na kahit nasa abroad tayo, pwede tayong kumita ng passive income. Thank you for watching and I hope matuto tayong sabay-sabay na mag-invest and happy investing everyone.